Sa Davao City naman, nakuna ng GMA News ang pamimigay ng mga supot na may lamang groceries at sample balot. Nakatutok doon live si Tech Ocampo ng GMA Davao. Tech! Yes, Mel, ilang residente nga ng Barangay 76-A sa Davao City ang pumila sa ipinamamahaging food packs galing umano sa isang kandidatong tumatakbong congressman sa 1st District ng Davao City. Pasado alas 6 kagabi, nang abutan ng GMA News ang nakapilang mga residenteng ito sa Barangay Hall ng Bukana, Barangay 76-A sa Davao City. Abala ang bawat isa sa pagtanggap ng ipinamamahaging supot. Ang ilan sa kanila, umiiwas pa sa kamera. Ang isang nakatanggap, ipinakita sa amin ang supot. May laman itong bigas, dilata, kalakip ang sample ballot at flyer ni Louis Bungguyan na kumakandidato sa Kongreso sa unang distrito ng Davao City. Ano gihatagan man daw mo te? Para saon sa man daw na? Para pahalipay lang good sa kuan imuhang butaran. Ah, kisa dem mong butaran? Depende. Depende. Pero kanang ano gihatagan man daw mo? Pakuan kay ako ni Apiro kuni uban ako sa kauban. May pila ra mo? Oo, ni pila ra. Pero lang mo nang kampanya, kauban sa kampanya. Wala. Ah, wala. Residente lang mo, dali. Sabay lang ko. Oo, unsa may giingon sa inyo, ha, D.I.? Wala na ay ka ng pangatag bugas, naning mo pala po ko kay para na po kay makuan. Ang moderate, mahatag daw bugas. Kinuna ng pahayag ng GMA News sa mga staff na namigay ng supot na unay umiiwas pang humarap sa kamera. Pero inamin din nilang galing nga mga ito kay Bungguyan. Para sa pagkaon. Pagkaon kaya may nag-uban ganiya. Sa meeting di Avance kagabi ng partido sa Hugpong sa taong lungsod, itinanggi ni Bungguyan ang nasabing pamimigay ng food packs sa mga residente ng nasabing barangay. Hindi niya raw ugali ang mag-vote buying, lalo pat wala raw sang kapasidad ng bigay nito. Wala yan. Sa palagay niyo, sir, saan kaya galing yun, sir? Yung mga bigas, noodles, saka dilat? We don't know, no? Baka naman siguro sa mga supporters ko rin, hindi ko alam, no? Pati hindi ko alam yan. Or baka black propaganda para i-frame up ako, para isumbong sa COMELEC. Nakasaad sa COMELEC Resolution 9615, maliban sa pamimigay ng pera, makukonsiderang vote buying ang pamimigay ng pagkain o anumang bagay na may halaga sa mga botante na galing sa mga kandidato sa eleksyon. Mary, pinaalala naman ng COMELEC sa mga kandidato na bawal na mga kampanya ngayong araw. Kung hindi, posible sila makakasuhan sa violation ng Omnibus Election Code. Mula dito sa Davao City, Tech Ocampo ng GMA News. Mel? Maraming salamat sa iyo, Tech Ocampo ng GMA Davao.